Isang engkwentro ang naganap sa pagitan ng 48th Infantry Battalion at mga komunistang grupong NPA sa Sitio Barigyan, Barangay Golden Valley, Mabini, Davao de Oro. Ito ay nagresulta sa pagka-rescue ng isang NPA member na inabandona ng kanyang kasamahan. Alamin ang detalye sa ulat ni Aguila Trooper Rian Fontanoza. Matapos ang halos isang oras na bakbakan sa panig ng 48th Infantry Guardians Battalion at pinagsanib na pwersa ng Weekend Guerrilla Front 2 at Southern Mindanao Regional Committee sa Sitio Barigyan, Barangay Golden Valley, Mabini, Davao de Oro, ikalabing siyam ng Desembre, alas 6 ng umaga. Nagresulta ito ng pagkagalos at pag-abandona ng kilusang grupo sa kanilang kasama na kinilalang si Daniel De Losa alias Axel, ang political instructor ng Weekend Guerrilla Front 2. Dalawa ding kasamahan nito ang na-rescue matapos ang engkwentro kabilang ng isang minor de edad na babae. Agad ding binigyan ng paunang lunas ng mga kasundalohan ang sumukong si Ka Axel upang mailigtas ang kanyang buhay sa bingit ng kamatayan. Kalaunay, inilipat din siya sa 10 ID Station Hospital sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro para sa tuluyang pagpapagamot nito. Ang dalawang na-rescue kabilang ang isang menor de edad na babae ay dinala sa headquarters ng 101st Brigade para sa custodial debriefing. Kabilang sa mga na-recover na armas ay ang isang M16 rifle, isang M14 rifle at isang caliber 22 rifle. Na-recover din sa pinangyarihan ng bakbakan ang mga backpacks na may mga bigas, gamot, medical paraphernalias, electronic devices tulad ng cellular phones, tablets, external drives, USB at mga subversibong dokumento. Ayon kay Lieutenant Colonel Rafael, ang commanding officer ng 48 IB, ang encounter site ay dating basing masa ng nasabing teroristang grupo at naging matagumpay ang resulta dahil sa pagpanig ng mga tao sa gobyerno at hindi na muling nagpalinlang sa mga teroristang grupo. Nag-umpisa ang intensified focus sa military operations since October at dahil sa mga informations na natatanggap natin galing sa mga dati nilang masa, somehow natratrack ng ating mga operating troops ang grupo na ito. Gusto rin nating pasinungalingan ang mga propaganda ng teroristang grupo na ito na ang mga sundalo daw ay mga berdugo. Nagkakamali po sila. Kahit na sila ay kalaban ng ating gobyerno, hanggat kaya natin silang iligtas sa tiyak na kamatayan, ililigtas po natin sila. Dahil sa pagkamulat ng mga residente sa lugar at hindi na muling nagpalinlang sa mga propaganda ng kalaban, hindi sila nag-atubili upang tulungan ng gobyerno sa pagbibigay impormasyon hinggil sa presensya ng mga teroristang grupo sa kanilang lugar. Rian Fontanoza para sa Aguila News Network.